I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go through in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. How to move on effectively? Number three, mga kapatid, is understand God's will. Understand God's will. Ngayon, mga kapatid, ilang importanteng bagay patungkol dito pagdating sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi nakaka-move on ang isang tao. Eto, tignan mo maigi ha. Kasi may mga bagay na hindi ka naiintindihan. May mga bagay na hindi ka naiintindihan. Recently, meron akong isang post na binasa. Dito pa talaga nagbasa yun, no? Naalala ko lang kasi ngayon. Alam niyo po, someone said, para daw mga kapatid maka-move on ka dun sa mga, halimbawa, na yung nagkukos ng pagkasira ng mental health mo, may battle ka sa workplace, may battle ka sa family. Someone said that a key to overcoming challenges is to adjust our perspective instead of trying to be in control all the time. Minsan para ma-overcome mo ang isang challenges, hindi mo kinakailangan kontrolin lahat ng bagay. Hindi mo makokontrol yan, mga kasama mo sa paligid mo. Lahat, hindi. Makokontrol mo yung boss mo. Minsan yung empleyado mo, hindi mo laging makokontrol eh. Alam mo, isa sa mga key, kapatid, is to adjust your perspective. Baka kinakailangan, may maintindihan ka muna. Kinakailangan, may maintindihan ka muna. Lalo na pagdating sa kalooban ng Panginoon. Ang ganda nito. Sabi dito sa verse 17, I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go through in after them. Uy, tignan mo itong maigi, kapatid. Si Lord daw, iha-harden yung hearts ng mga Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. Understand God's will. Mas maka-move on ka effectively kapag naiintindihan mo ano ba yung kalooban ng Panginoon. For you to move on effectively, magkaroon tayo ng product, mapagdaanan mo ang isang sitwasyon, you have to understand God's will. Ito lang maganda. Kaya lang, ano ibig sabihin nito? Diba, nakakalito to? I will harden the hearts of the Egyptians. Ang bigat, di ba? I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go through in after them. What does it mean? Paano ito makakatulong sa'yo, kapatid? Biruy mo yung harden ni Lord yung heart ng Egyptians para tumuloy sila. Pagtuloy nila doon, pabira, matatabunan sila ng tubig. Alam mo, naisip ko lang dito, number one, God is in control. Akala mo, makapangyarihan na yon? Ay, pambihira, ang lupit. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. Brothers and sisters, tandaan natin itong maigi. When everything has been said and done, ang lagi mong sasabihin, Lord, let your will be done. Dapat malinaw sa'yo na yung same God na may control ng mundong ito, kung bakit hindi nahuhulog, yung same God na may control ng bawat planeta sa universe, yung same God na may control sa winds and the waves, yung same God na may control sa langit at sa lupa, ay same God who is in control even in your worst situation. God is in control. Ano man ang mangyari, always believe that God is in control. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. Lunod lahat ng sumunod at sumugod sa kanila. One of the best ways to rid yourself of the fear that is plaguing you is to listen to God's word.
Submit to His way and be reminded that God is in control. Napansin mo, kapatid? Kapag hindi mo na alam talaga gagawin mo, lagi ko na sinasabi, when reason ends, faith begins. Kaya mo na! Ginagawa mo naman eh. Kumikilos ka naman eh. Remember, God is in control. Problemahin mo pa yan. Minsan may mga bagay-bagay na hindi mo talaga kayang kontrolin. Ang pwede mong gawin, kapatid, unawain. Yun. May mga bagay na hindi mo pwedeng kontrolin. May mga bagay na hindi mo na mababago. Pero ang pwede mong baguhin yung perspective mo pagdating sa kalooban ng Panginoon. At pagdating sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, God is in absolute control. God is sovereign. Kala ni Satanas, naisahan niya si Lord, may sumama sa kanyang one-third, akala niya yun. Kala ni Judas, naisahan niya si Lord, akala niya yun. Nagamit pa nga yun eh. Para mangyari, pako ang Panginoong Isus eh. Akala mo naisahan ka? Dahil anak ka ng Diyos? Akala mo lang yun. Kapag malinaw sa'yo that God is in control, kapatid, God can turn your mourning into dancing. Yung tila bagay hindi magandang nangyari sa'yo, ay kayang gamitin ng Panginoon, katulad ni Joseph, para makapasok ka sa palasyo. Para ma-promote ka. Piruin mo. Napagkaisahan, nakulong, napagbintangan ng asawa ni Pharaoh, maya-maya dyan, administrator na ng pinakapakapangyarihan na bansa. Anyari, God is in control. Ang tanong ngayon, naniniwala ka ba? Again, don't forget that the God who is in control of the universe is the same God who is in control over your worst situation. Pangalawa, pagdating sa God's will, kapatid, God is in control and God will gain glory. I will gain glory through, tignan mo kapatid, through Pharaoh and his army, through his chariots and his horsemen. Alam mo ba kapatid kung ano ang end result kapag God's will ang nangyari? Ang end result, God will gain glory. Kasi kapatid, kapag nakatawid ka, mag-glorify si Lord eh. Pag naka-move on ka, at ang dahilan, kapatid, hindi ikaw, kundi si Lord, pag ikaw lang, mag-glorify ka. Pero sabi ni Lord, I will gain glory. Kasi nga, imposible sa'yo para makabangon. Kasi nga, imposible sa'yo para magkaroon ka ng pambayad ngayon sa hinihintay mo, sa bills mo ngayon. Kasi nga, imposible sa'yo na gumaling dyan sa karamdaman mo. Kasi nga, imposible magtagumpay. Kaya kapag yung imposibleng sa'yo, imposibleng yun, naging posible, God will gain glory. Hindi ikaw maluluwalhati, kundi si Lord ang maluluwalhati, kapatid. Kaya kapag ikaw ay nakapasa, kapag ikaw ay nakausad, kapag ikaw ay nakadaan dyan sa sitwasyon na yan, kapag naganap ang kalooban ni Lord, tiyak maluluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. God will gain glory. Kaya napansin mo kapag nasunod yung will of God, nag-glorify si Lord dyan sa relationship na yan. Nag-glorify si Lord dyan sa finances na yan. Kapag sa kalooban ni Lord mo dinadala yung pera, kapag hindi sa kalooban ng Panginoon, nasisira ka. Kapag sa kalooban ng Panginoon, nag-glorify ang ating Panginoon, you have to understand God's will. Kapag nahihirapan ka na, very challenging sa'yo, yung pagbibigay, yung pag-move on, yung pag act mo sa isang mahirap na sitwasyon, isipin mo na lang, makakatulong sa'yo ito. God will gain glory out of this hard situation. Out of this seemingly impossible situation, God will gain glory. Start declaring this, that if God wants to glorify Himself through this situation, then so be it. He will never leave me, He will never abandon me, or take His love away from me.
surely I will arrive at my given, God-given destiny. Kung mag-glorify dito si Lord sa pinagdadaanan kong ito, then so be it. Kung kalooban ni Lord, hindi niya ako iiwan sa biyaheng ito. Hindi niya ako iniiwan sa pinagdadaanan kong ito. At yung kaya ako may pinagdadaanan, kasi tiyak. Kapag kasama ko ang Panginoon, tiyak na ako ay may patutunguhan. Kapatid, ulitin ko that when everything has been said and done, always remember. At lagi mong sasabihin, Lord, let your will be done. God is in control and God will gain glory. God is in absolute control. How to move on effectively? Paano tayo mag-move on effectively kahit na naririnig mo, kapatid, yung usad ng mga chariots, ng mga army ni Pharaoh? Kahit naririnig mo yung sigawan nila, habulin, patayin, wasakin, bumalik kayo. Kahit may naririnig ka na sigawan ng mga tao, sisihan. At may nakikita ka na isang tao na iyak ng iyak, na hindi na rin alam ang kanyang gagawin. Paano mo magagamit yung pinagdadaanan na yan? Ano ang gagawin mo sa panahon na hindi mo na alam at litong-lito ka na? Paano mo magagamit yan? Gamitin mo yung Word of God. Use God's Word as your evaluator, as your instructor. Huwag mong gamitin, kapatid, yung emosyon mo lang. Huwag mong gamitin, kapatid, yung ibang instruction lang ng iba. Of course, kapag may instruction ng iba na hindi naman, kapatid, nagko-contradict sa Word of God, maybe ginagamit yun ng Panginoon kasi hindi naman nag-contradict. Kaya nga importante, evaluate mo. Hayaan mo ang Bible na mag-instruct sa'yo. Hayaan mo, kapatid, si Lord. The best na yan. Sa lahat ng mga life coaches, sa lahat ng mga mentors, ito na the best. Then utilize God's way. Kung ano yung natitira sa'yo, kung ano yung way ng Panginoon, arise, bumangon ka. Kung ano yung natitira sa'yo, gamitin mo, kapatid. At wag mo, hindi mo kasi magagamit yung wala sa'yo. Believe and then continue. Then understand God's will. God is in control and God will gain glory. And I will end with this, kapatid. Tingnan nyo, ano nangyari. Verse 15, sinabi dito ng Panginoon, "Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Gusto ko, kapatid, imaginein mo tong sitwasyon na ito. Nung litong-lito na si Moses, di niya na alam gagawin niya. Biruin mo, sabihin mo na, wag na lang 2 million na tao ang complain ng complain. Yung 1 million na lang. Ilang, kapatid, sa buhay mo, isang tao pala nagko-complain, iritang-irita ka na, o kaya tulirong-tuliro ka na, natotoksikan ka na, isa lang yan, o dalawa lang yan. Imagine mo yung sitwasyon ni Moises. 1 million na lang. O sige na, 1/4 na lang. 500,000 na lang. E di, umiyak ka na nga lang talaga. Kaya lang, sapat nga ito, para hindi ka na makausad. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me?" Minsan sinasabi sa'yo ni Lord, no? No, puro ko na prayer, oh. No, puro ko na prayer dyan. Dami mo ng prayer. Dinidinig na kita, eh. Sinabi ko na nga sa'yo kung paano gagawin mo, eh. Para makapagtrabaho ka, mag-apply ko. Para mangyari sa'yo ito, mag-offering ka. Magbigay ka. Binigyan na kita ng susi, ano? Ano ba yan? Why are you crying out to me? Barbara Corcoran once said, "The difference between successful people and others is how long they spend time feeling sorry for themselves." The difference between successful people and others is how long they spend time feeling sorry for themselves. Mas matagal ka na nag-i-emote. Mas matagal ka, kapatid, na kung saan pinifeel mo na lang yung hindi magagandang nangyayari sa paligid mo sa buhay mo. At mas mabilis ka na dumaan sa process. Di ba may grieving period naman kapag nawawalan ka, eh. Ganda yung sinabi ni Elizabeth Kubler-Ross, di ba? May
tinatawag na minsan denial, may bargaining stage, may kung saan angry stage na tinatawag, tapos sa dulong-dulo may acceptance. Hindi man lahat yun, pero alam mo, minsan dumadaan ka dun, pero mas mabilis mo na pagdaanan yung proseso. Mas makakabilis ka mag-move on. Hindi ko sinasabing hindi iiyak at masasaktan. Natural yan, but you have to move on. You have to move on. Ang pinagkaiba ng mga ang pagkakapareho ng mga nagtagumpay na tao sa kahindi, ang pagkakapareho, pare-pareho nasasaktan. Yan ang katotohanan. Failure ka, successful ka, pare-pareho nasasaktan yan. Yung nakaka-move on, saka hindi nakaka-move on, pare-parehong nasaktan yan. Ang pinagkaiba, kung gaano sila katagal dun sa sitwasyon na yun. Look what happened in verses 21 and 22. Anong ginawa niya? Moses raised his hand over the sea, over the Red Sea, and the Lord caused a strong wind to blow from the east. The wind blew all night long. The sea split, and the wind made the ground dry. 22, the Israelites went through the sea on dry land. The water was like a wall on their right and on their left. Brothers and sisters, the best is still ahead. Move on. Move on.